Opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh at isang magandang makatahanang Huwebes po sa ating lahat. Ngayon po ang unang araw ng Enero at ikadalawampung araw ng Rajab. 1445 sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD Barm Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwairia bin Emran Muhammad, at ito na po ang pang-155 episode ng ating programa na walang ibang hiniling kundi maggabay. Magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD Barm YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakarang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Ngayong araw na ito, meron po tayong mahalagang topiko na pag-usapan which may connect po sa susunod na araw, World Wetlands Day na sineselebrate every February 2, kada ikalawang araw ng Pebrero sa Pilipinas, na pag-uusapan natin kasama ng ating guest speaker mula sa Senior Ecosystems Management Specialist ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, Sir Datun K. Salipada. Mag-signal po ang ating technical side kung okay na po siya on call sa, and pwede po natin marinig ang kanyang boses maya-maya. Pero for now, meron po tayong mahaba-habang balitaan. 4 na balita ngayong araw sa ating headlines. Look forward to. Solo flight ako ngayon kasi sila Ate Sally at Kuya Hamsi ay currently nasa Siargao. Good luck po sa inyong activity dyan sa Siargao with our technical and regulatory services. Inshallah, balita po natin next week, which will be on February 8. So with that, good luck. Hindi ko alam gaano kalakas or kahina ang signal ninyo. Hopefully maka-hide din sila Kuya Hamsi at Ate Sally
sa episode na ito. But if not, ingat-ingat po sa inyong travel via Manila and sa ating TRS and 2R TRS team. Good luck sa inyong activity. Marami din po tayong updates after ng ating Bangsamoro Foundation Week. Congratulations po sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. From the regional office to the provincial offices, good congratulations sa isang week-long na celebration at isang week-long na observation at pamamahagi ng success at layo na narating ng BARM. Malayo pa ang pupuntahan pero malayo na rin ang naratnan. Sabi ng nag-signal po ang ating technical side na available po ang ating guest sa ating phone patches. Muli, ang ating guest ngayong araw na ito ay ang Senior Ecosystems Management Specialist ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, Sir Daton K. Salipada. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musta po, sir? Okay po kayo dyan? Okay lang, ma'am. Okay lang. Alright. That. Later on po sa ating episode, babalik po kayo sa ere para pag-usapan po natin ang ating topiko sa araw na ito, Treasuring the BARM Wetlands. So hold lang po, sir, and syukran sa pag-accept ng aming invite para sa araw na ito. Alright. And with that, kami po ay magbabalik sa MHS Delivers para sa ating apat na balita makalipas nitong mga paalala. Kuya Mans, take it away. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlement. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin B. Barra at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-IBIG Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. At for our delivery ng balita ngayong araw na ito, meron po tayong apat. Simula with
Si M. Ibrahim nagbigay inspirasyon sa mga nakibahagi sa turnover ng 11th training center ng MHSD mula sa TDIF ni MP Ali para sa BFD 2024. MHSD sinagot ang mga tanong ukol sa pabahay, lupa, real estate sa service booth para sa pagdiriwang ng 5th BFD. MHSD lumahok sa public hearing para sa draft CLUP at ZO ng LGU Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. At ang ating huling balita sa araw ng ito, Minister Barra pinangunahan ang turnover ng 10th training center na pinatayo sa Masyulanao del Sur. At para sa unang balita, si M. Ibrahim nagbigay inspirasyon sa mga nakibahagi sa turnover ng 11th training center ng MHSD mula sa TDIF ni MP Ali para sa BFD 2024. Sa pagtatapos ng pagdiriwang ng 5th Bangsamoro Foundation Day, ang BFD noong 26 ng Enero 2024, pinangunahan ni Chief Minister CM Ahod B. Ibrahim ang turnover ceremony ng 2-story multipurpose human development training center sa Baguados, Cotabato City at nagpasaya sa mga stakeholder sa kanyang pag-anunsyo ng mga pangunahing pag-unlad sa Bangsamoro. Pinuri ni Chief Minister matapos ipahayag na bumaba ng 26% ang poverty incidence sa BARM at tumaas ng 56% ang antas ng pamumuhunan nito. Ang mga nagawa ng MHSD mula nang mabuo ang BARM, partikular ang malaking bilang ng mga resettlement housing projects na iginawad sa buong rehiyon at kung paanong bahagi ang mga training center sa mga tagumpay at magbibigay daan umano sa na masaksihan ang mga pagpapabuti sa BARM. Ang training center na na-turnover ay pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund, ang TDIF, ng Member of the Parliament, MP Honorable Ibrahim D. Ali, at ipinatupad ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, sa ilalim ng pamumuno ni Ministro Attorney Hamid Aminuddin D. Barra. Inaasahan namin na ang mga lugar na ito, gaya ng Baguados, na may mabibigat na kontribusyon sa BARM ay patuloy na uunlad habang nagpapatuloy ang bagong pakikibaka sa pagpapalago ng kaunlaran sa rehiyon upang lalo pa nating mapaunlad ang ating homeland. Umaasa kami na ang training center na ito na ipinatupad ng MHSD at pinondohan ni MP Ali ay magbibigay daan upang mapaunlad ang komunidad sa lugar na ito. Naway magamit ng husto ang proyektong ito upang mabigyang daan ang mga kabataan at iba pang sektor na masanay sa lahat ng uri ng mga kinakailangang programa at kagalingan. Pamahalaan natin ito at inshallah mas maraming kaunlaran ang madadala sa ating mga nasasakupan, wika ni Chief Minister. Sinubaybayan ni MP Ali ang pagpapatupad ng proyekto mula sa procurement, construction at turnover. Huwag nating kalimutan na itong training center ay bunga ng pakikibaka at sakripisyo ng Bangsamoro ang ating jihad. Ang tinatamasa natin ngayon ay mula sa dugo at sakripisyo, wika ni MP Ali. Pinangunahan ni Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim ang pangkat mula sa MHSD at tinitiyak ang makabuluhang pagsasagawa ng turnover ceremony upang magsilbing isa sa mga highlight ng 5th pagdiriwang ng BFD. Malaking tulong ang training center na ito sa mga ulama o Islamic preachers, kababaihan at kabataan na gustong magsagawa ng mga pagsasanay at magagamit nila ang gusaling ito, wika ni DJ Ibrahim na nag-donate ng lupa para sa layunin. Ibinahagi niya ang makasaysayang background ng Baguados na matatagpuan malapit sa bubong kung saan nangyari ang mga armadong labanan, kung saan maraming buhay ang nawala sa pakikibaka ng Bangsamoro at idinagdag na ang lugar din kung saan ang unang darulhanan ay ipinatayo sa pamamagitan ng Da'wa Committee na pinangunahan ng dating mufti na si Ustadz Omar Pasigan.
Inihayag din niya na ang MHSD sa kasalukuyan ay may 14 na training center na natapos. 11 sa mga ito ay naibigay na sa kani-kanilang mga benepisyaryo, kung saan ang kay MP Ali ay 11. Buong pusong tinanggap ni Ustadz Al-Fawzan at Tahiri na kumatawan sa recipient organization na Da'wa Academy Incorporated, ang DAI, ang training center. Nangako siya ang gagamitin ito sa pagpapalaganap ng moral governance. Matapos kilalanin ng DAI members na nagmula pa sa Davao, Jolo at Sarangani upang masaksihan ang aktibidad, sinabi ni Ustadz at Tahirin na tinatanggap namin na aalagahan at pananatilihin namin ito upang matiyak na magiging kapaki-pakinabang sa paggamit sa pagkamit ng ating mga adikain sa Bangsamoro. Ang mga kalahok sa turnover ceremony ay malugod na tinanggap ni Barangay Chairperson Honorable Fahad B. Singh na nagpahayag ng kanyang lubos na kagalakan sa pagsaksi sa suporta sa barangay mula sa BARM na personal na inihatid ni CM Ibrahim. Formal na nagtapos ang programa gamit ang acronym na Jihad mula kay Suharto S. Wahab, Director 2 para sa Technical and Regulatory Services, na nangangahulugan ng Justice, Integrity, Honesty, Accountability at Dedication o Devotion. Lahat para sumaklaw sa acronym na ABE, na ang ibig sabihin ay alagaan, bantayan para sa edukasyon ng kabataan, na pareho sa mga inisyal ni CM Ibrahim. At yun po ang ating unang balita sa araw na ito. Ang ating pangalawa ay MHSD sinagot ang mga tanong sa pabahay, lupa at real estate sa service booth para sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Week. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay nagbigay ng impormasyon sa pabahay at mga serbisyong may kaugnayan sa lupa at mga serbisyo sa regulasyon para sa pagpapaunlad ng real estate at mga homeowners association sa Bangsamoro sa mega tent sa harap ng Office of the Chief Minister OCM sa loob ng Bangsamoro Government Center BGC, Cotabato City, sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Week noong 22 hanggang 26 ng Enero taong kasalukuyan. Ang mga aktibidad sa konsultasyon ay pinangasiwaan ng Housing and Human Settlements Division na kinatawan ni na Alisa A. Onse, Development Management Officer, Normina S. Noor, Administrative Officer 2, Rasmina E. Puti, Administrative Assistant 6, Al-Majid D. Dama, Administrative Assistant 5, ang Policy Development Coordination and Regulation Division na kinatawan ni Amera Aisa L. Makalangkom, Administrative Officer 5. At ang Environment, Land Use and Urban Development Division na kinatawan ni Adan B. Abdullah, Information Technology Staff. At Liamir M. Sakal, Administrative Assistant 1. Kasama sa mga serbisyo, ang proseso at mga kinakailangan para sa pag-issue ng Preliminary Subdivision Development Permit, Development Permit, Certification of Regulation or License to Sell, at Registration of Real Estate Brokers and Dealers. Nagbigay din ng ministry ng mga libreng konsultasyon sa mga alalahanin na may kaugnayan sa pabahay sa Pag-ibig Fund at Registry of Deeds, mga serbisyo sa regulasyon para sa real estate at homeowners association, at sa mga proyektong pang-imprastruktura ng MHSD. Tumulong sa MHSD sa booth para sa mga serbisyong ito si Rona Jane U. Marohom Salik, Administrative Officer 1 mula sa Land Registration Authority ng Registry of Deeds, Maguindanao. At isang team mula sa Pag-ibig Fund Cotabato na kinabibilangan ni na Ronald G. Lee, Mortgage Loans Examiner 2. Julieta A. Baligo, Account Specialist. Haji Mahmud C. Ali Jr., Customer Support Assistant. Jesse D. Escape, Data Service Assistant. Marian A. Mangakoy, Data Service Assistant. At Jomar K. Tugado, Driver. Kabilang sa mga partikular na serbisyo na uugnay sa pabahay ang Pag-ibig Loyalty Card Application and Release, Housing Loan at Membership Inquiry,
pagtanggap ng mga aplikasyon ng PMPL at iba pang mga katanungan sa mga programa at benepisyo ng pondo para sa mga miyembro nito. Sa kabilang banda, ang mga lalahaning may kinalaman sa lupa tulad ng land title registration, transfer of land title verification, real estate mortgage registration and cancellation, at chattel mortgage registration and cancellation ay pinangasiwaan ng Land Registration Authority, Registry of Deeds. Pagkatapos ng pagdiriwang, patuloy ang mga serbisyo ng MHSD sa pagkonsulta sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, at tumatanggap at tumutugon sa mga tanong at alalahanin sa pamamagitan ng mga opisyal na mga email address nito. At para sa pangatlong balita natin sa araw na ito, MHSD kalahok sa public hearing para sa draft CLUP-ZO ng LGU Dato Saudi, Ampatuan, Maguindano del Sur. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay aktibong lumahok sa public hearing para sa draft ng Comprehensive Land Use Plan, ang CLUP, at Zoning Ordinance, ang ZO, ng Local Government Unit, ang LGU, ng Dato Saudi Ampatuan sa Municipal Gymnasium sa Salbo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindano del Sur, noong 24 ng Enero ngayong taon. Binati ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ang Technical Working Group, ang TWG, na pinumumunuan ni former retired Municipal Planning and Development Coordinator, MPDC Esmael Mike Sula, para sa matagumpay na pagkumpleto ng kanilang draft CLUP at ZO. Binigyang diin din niya ang malalim na kahalagaan ng 10-taong projection na inilarawan sa CLUP na binibigyang diin ang mahalagang papel nito sa paghubog sa hinaharap na pagpaplano at pag-unlad ng komunidad. Ang kanyang pagbibigay diin sa kahalagaan ng pamamatagalang pananaw na ito ay nangangahulugan ng isang estratehikong diskarte na hindi lamang kumikilala ngunit aktibong nag-aambag din sa nalalapit na pag-unlad ng lokalidad. Pinuri ni Director Wahab ang masigasig na pagsisikap ng technical team ng LGU. Kinilala ang kanilang pagsusumikap at tagumpay sa pagbuo ng mother plan na nakita na ikita lampas sa kasalukuyan na nagsusulong ng inklusibo at napapanatiling diskarte sa pag-unlad ng komunidad. Ang CLUP ang ina ng lahat ng mga plano. Ito ay isang estratehikong dokumento na nagsisilbing gabay para sa paggamit at pagpapaunlad ng lupa sa loob ng isang partikular na geografikong lugar. Binabalangkas nito ang mga patakaran, programa at regulasyon para sa pamahalaan ang paggamit ng mga yamang lupa, pagpapaunlad ng infrastruktura at pangangalaga sa kapaligiran sa loob ng 10-taong panahon ng pagpaplano, wika ni Director Wahab. Sa pangkalahata ng mga dokumento ng CLUP ay mahalagang kasangkapan para sa mga lokal na pamalaan upang gabayan ang pag-unlad sa isang sistematiko at napapanatiling paraan na isinasaalang-alang ang magkakaibang mga pangangailangan ng komunidad habang isinusulong ang responsableng paggamit ng lupa at pamamahala ng resources, dagdag niya. Samantala, binigyang din ni Attorney Janiza M. Makapantar, Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division, ang ILUD, ang collaborative experience sa pagbibigay ng technical assistance kasama ang Dato Saudi Ampatuan sa panahon ng CLUP formulation. Sa kanilang plano, kinakatawan ang mahalagang hakbang tungo sa napapanatiling pag-unlad at kapakanan ng komunidad. Magtrabaho tayo ng epektibo tungo sa hinaharap na nagbabalanse sa pag-unlad, sa pangangalaga ng ating kapaligiran at sa pagpapahusay ng kalidad ng buhay, wika ni Chief Makapantar. Ibinahagi ni TWG Head Sula ang draft CLUP at iba pang mapa ng Dato Saudi Ampatuan para sa inaasahang taon ng kalendaryong 2023 to 2032. Kasunod ng malawak na technical na suporta sa pagbuo ng CLUP, ang public hearing ay ang 9th sa 12 hakbang
na kumakatawan sa transparent na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Layunin ng public hearing na ipaalam sa mga stakeholder at line agencies ang tungkol sa kasalukuyang estado at inaharap na pananaw na nakabalangkas sa draft na CLUP. Hinikayat ang mga dumalo na ipahayag ang mga lalakanin at opinyon na nagsusulong ng isang inklusibong pag-uusap na kumukuha ng magkakaibang pananaw sa loob ng komunidad. Tinitiyak ng participatory approach na ito na isasama ang panghuling CLUP ang kolektibong input na nakuha sa panahon ng public hearing na nagpapahusay sa kalidad at pagkatanggap-tanggap nito. Ang interactive forum ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng munisipal na pamahalaan at ng publiko na inihahanay ang CLUP sa mga pangangailangan ng komunidad bago ito sumailalim sa pagsusuri at proseso ng pag-aproba ng sangguniang panlalawigan, ang SP, sa pamamagitan ng Provincial Land Use Committee. Ang PLUC na ang TWG ng SP sa proseso ng pagsusuri ng CLUP. Namahagi rin ng mga mensahe si Honorable Edris A. Sindatok, Municipal Mayor, Honorable Datomero D. Uto, Municipal Vice Mayor, Musib Yutan, Municipal Administrator, at Mastura Estapa, Action MPDC at Sangguniang Bayan o SB Secretary. Ang public hearing ay dinaluan ng mga kinatawan mula sa LGU Dato Saudi Ampatuan, ang SB, ang walong barangay kasamang kanilang mga chairperson, civil society organizations, community members, at ang Philippine Statistics Authority. At para sa huling balita natin sa araw na ito, Ministro Bara, pinangunahan na ang pag-turnover ng 10 training center na napatayo sa Masyu, Lanao del Sur. Pinangunahan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang turnover ceremony ng one-story multipurpose youth development training center sa Barangay Amay, Sindaulan, Masyu, Lanao del Sur noong 20 ng Enero 2024. Sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2022 ni former Member of the Parliament, MP Honorable Attorney Maysara C. Damdaman Latif, ang training center ay tinurnover sa 3 kooperatiba na nag-ooperate sa munisipyo. Ang 3 kooperatiba ay ang Masyu Poultry and Livestock Agriculture Cooperative na matatagpuan sa Barangay Pangandaman, Pantaw, United Masyu Farmers Agriculture Cooperative at Dansalan Masyu Livestock Agriculture Cooperative na kapwa sa Barangay Amay, Sindaulan, Dansalan. Saksi sa napakahalagang kaganapan ng mga opisyal na kinatawan mula sa MHSD Regional Office sa pangungunan ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, kasama si Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief of Planning and Design Division, at Yasires Mama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng MHSD Lanao del Sur Provincial Office sa pangungunan ni Director Benjamin D. Alangka. Dumalo rin sa seremonya ang mga kinatawan mula sa tanggapan ng dating MP Damdaman Latif, mga miyembro ng mga kooperatiba na tumanggap ng training center, at ilan sa mga residente sa lugar. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay, ako po ang iyong likod Bangsamoro, Joeria Bint Emran Muhammad, at kami po ay magbabalik sa programang MHS Delivers para sa impormasyong pambahay at tanapuhay at isang mabilisang health and safety first makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development or Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS Delivers. And ngayong araw ng MHS Delivers, meron po tayong segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Ngayong araw, isang mabilisang reminder lang na February 1 ay World Hijab Day, na ngayon ay sineselebrate at inoobserbahan ng ating Bangsamoro Women Commission at participants din ang ating mga kabalay sa Ministry of Human Settlements and Development. Kasalukuyang nagaganap ang ating programa sa SKCC, Sharif Kabunsuan Cultural Complex, and inshallah may mapostpong MHSD tungkol sa activity na iyon kasama ang ating mga kabalay sa MHSD at sa BWC. Yun lang po ang ating mabilisang IPH, and meron din po tayong mabilisang health and safety first. Isang paalala lang na ngayon ay panahon ng tag-ulan. Marami po tayong rain warnings na natatanggap sa NDRMC, and bantayan po natin ang mga warnings na ito kasi kailangan nating unahin ang ating safety, ang ating health and safety first. So heavy rainfall warning number 18 po ngayon galing sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division, issued noong 11 a.m. January 31, so kahapon lang po. Muli, kapag orange na po ang kapag nasa yellow pa tayo, awareness muna. So nasa yellow ngayon ang Lanao del Norte, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Surigao del Norte. So ingat po. Mga kabalik po tayo sa MHSD ngayon na nasa Siargao. So ingat sa Surigao. Bakit Siargao? Siargao ba ang kanina ko pang sinasabi? Surigao. So ingat po lagi. We also have orange warning levels, so maghanda na ang ilang mga lugar sa Davao Occidental, Sarangani Province, Agusan del Norte, Bukidnon, Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Samantalang nasa pulang red warning na po ang nasa Davao City, Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at Surigao del Sur. So nasa response na level na po sila, meron na po silang torrential rains. So mag-ingat po tayo lagi, bantayan po natin kung ano po ang rainfall warning sa ating lugar at maghanda kung ano po ang dapat na susunod na mga hakbang. And with that, yun po ang ating health and safety first time check. It is now 11:45 at handa na po ang ating guest sa kabilang dako. Pwede na po tayong simulan ang ating technical side? Okay na po ang ating guest. Okay, pwede na po tayo magsimula sa ating highlight ng ating programa para pag-usapan ang Treasuring the Barm Wetlands. Kasama po natin mula sa Ministry of Environment and Natural Resources and Energy, ang MENRE. Siya po ay ang... Sana po yun. Kasama po natin from MENRE ang Senior Ecosystems Management Specialist Sir Daton K. Salipada. Assalamualaikum muli, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir. Kumusta po kayo, sir?
Okay lang, ma'am. Okay lang. Nagmumulito nga ako. Yay! Alright. Then, kita nyo po, marami pong tayong comments ngayong araw na ito. Pero, inshallah, open po sila mag-question kung may dagdag silang questions or pati ako. Pero, for now, pwede na po tayo mag-dive in sa ating... ating talakayan ng ating MHS Discusses. And without further ado, sir, ano po itong World Wetlands Day na gaganapin or obserbahan bukas, inshallah? Yes, itong World Wetlands Day, ito nagsimula ito sa mga 1990s, early 90s pa, na ano ito sa Iran, yung tawag niya yung Ramsar. Pero dito sa atin, medyo late na dito sa atin sa Pilipinas, was 1997. Pero since tayo dito sa BARM, is ngayon lang natin, since nagsimula tayo sa BARM, ngayon lang natin, pangatlong taon na natin ito sineselebrate. Bali, for ano muna, backgrounder. Yes pa. Ang memory BARM kasi meron siyang mandate. The mandate of the Ministry of Environment, Natural Energy and Resources and Energy is a primary agency in the BARM responsible for the conservation, protection, management of our natural resources including wetlands. Okay. And that falls with our jurisdiction kasi sa amin sa memory meron kaming 6 services. Yung frontline services namin ay una yung birds, yung Biodiversity Ecosystem Research and Development Services, yung EMS, yung Environmental Management Services, yung LMS, yung Land Management Services, SMS, yung Forest Management Services, EMDS, yung Energy Management Development Services, and the last is yung Mines and Geoscience Services. Lahat ng mga yun, may kanya-kanyang papel sa memory. So, kami sa birds, so yung lahat ng which concern biodiversity na fall sa aming services. Oh, so, grabe ka wide ng scope nun, sir. Hello, ma'am. Parang grabe ka wide ng scope ng section ninyo, sir, na birds. Yung si memory kasi yun sabi ko, yung anim ang services na ano niya. So, isa doon yung sa amin sa birds. At kasama doon ang wetlands na pag-uusapan natin ngayon. Yes, ma'am. Right. So, itong year na ito na 2024, ang theme kasi ngayon ng celebration ng World Wetland Day is Wetlands and Human Well-being. Wetlands so, and Human Well-being. Yan yung team ng World Wetland Celebration sa taon na to. So, ang papel ng memory ngayon is in celebration of the World Wetland Day, memory has the responsibility to educate the Bangsamoro people regarding the importance and uses of wetlands, and that responsibility is being undertaken by the ministry by posting IEC information about wetlands in the memory official page. In addition to that, the memory through birds conducted assessments of inland wetlands dito sa Bangsamoro Core Territory. So, yan yung magiging papel ni birds sa amin. In fact, ma'am, dito sa atin sa BARM, meron kaming identified na mga inland wetlands. Ang kategory nito is initial component. Ibig sabihin, yung initial component, na-identified na siya at na-assess na siya. So, if you mind kung sasabihin ko yun kasi within areas na ng BARM. Yes po. Okay. So, doon sa mga inland wetland na na-identified as part of initial component is yung Lake Lapao sa may Calanugas, Lanao del Sucia. Tapos yung Lake Butig sa may Butig Lanao del Sur, yung Manu Hot Springs sa may Dato Uling Sinsuat, yung sabi nila dun sa Mayaw. Lake Buluan sa may part sa may Buluan maging Lanao del Sur. Tapos yung Lake Lanao sa Marawi or at saka sa Lanao del Sur. Tapos Pantawaraya Lake sa may part ng Lanao del Sur. And the last, yung pinaka well-known na
effort lang dito is yung Lumasang Mas na napakalawak with an area of 288 hectares. Maraming okay. Salanao del Sur na mga lakes at wetlands. Yes, ma'am. Hmm. Maraming mga lake doon sa Salanao. Kaya malamig doon. Yes. Bali, since yun siya is initial component, pwede sabihin na na-identify doon siya at na-assess, maliban doon is may mga na-identify pa rin kami na mga area na kailangan i-assess para makapasok pa rin siya sa database ng memory sa biodiversity. Ito yung ano, itong year na to, ito yung kahit namin possible, inshallah. Ito yung sa may Maguindanao, yung Lake Marayag, yung madaan natin yung boundary ng Maguindanao pati Lanao. Tapos yung sa may Campo Muslim Spring, sa Malabang din ito, Lake Tumpuok, sa may Patikul. Buligan Falls, sa may Lamitan, sa Basilan. At saka yung isa na target namin is yung Bildarali Falls sa may Languyan sa Tawi-Tawi. Inshallah, yan ang target namin itong year na to. Inshallah. Sir, question po, sir. Kapag sinasabi niyo yung i-assess ninyo yung mga wetlands, ano po ang meaning nun, sir? Ginatest niyo po ba yung ang quality ng tubig or ng surroundings? Ano po, may mabilis ang explanation po kung paano okay. po kayo nag-assess? Pag i-assess, assessment siya, is titingnan namin kung ano yung magiging capacity niya. Capacity? Kasi, sa pag-a-assess kasi, para makapasok ka doon sa protected area, merong walong kategory para makapasok ka doon at ma-declared ka na protected area. So, titingnan, based doon sa makita namin sa area, doon pa pasok kung ano yung kategory sa pwedeng i-declare as protected area is able. Ano po yung mga categories na ito, sir? Okay, dito sa magandang kapanahon yun, kasi base sa NIPAS Act, pero mga categories na walo na kung saan ang isang area, bago mo siya ma-declared, kailangan mo siyang i-assess at makita. Ito yung una, strict nature reserve. Strict nature reserve. Strict nature reserve, natural park, natural monument, wildlife sanctuary, protected landscape and seascape, resource reserve, natural biotic area, and other categories established by law, convention, or international agreement which the Philippine government is signatory. Pagpasok sa doon, yun yung way na para ma-declare siya as protected area. So meaning aside sa mga nabanggit ninyo sa Lanao, yung others na nabanggit ninyo, hindi pa sila protected, kumbaga? Hindi pa po sila na-assess. To be assessed pa po siya. Are you aiming to make them protected areas, sir? Like, yung po ang target ninyong gawin silang protected areas? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yun yung isa sa aim kung bakit kailangan natin siya i-assess. Those are all inland wetlands, kumbaga, na nabanggit ninyo. Are there more, sir, na target ninyong i-assess aside sa mga nabanggit ninyo? Yes, ma'am. Actually, dito sa atin, bago lang, yung meron dito sa Masutan Mastura na mga lake na na-feature din. Pero kasi yung ginagawa namin is, since maliit lang din yung budget namin, so ang ginagawa namin, every year, kada province, nagka-target kami. Kasi hindi naman namin pwedeng sa isang province lang kami mag-target. So para fair, para sa Bangsamoro core territory, kada province, isa-isa muna. Kasi pag paunti-untihin naman namin, inshallah, matapos maging yan. Inshallah. That's a long journey. Kasi if grabe ka, kumaga, kapag isipin mo ang BARM, marami tayong, kumaga, natural resources. And aside for, parang ang daming wetlands, kumbaga, kung pag-isipan, ang raming lakes, ang raming marshes, ang raming, do we have swamps? Pardon, ma'am? May swamps ba ang BARM? Swamp? Opo. Swamp forest? Opo. Meron ba? Kasi ang ano kasi, ang wetland, napakadami. Ang composition kasi ng wetland, pwede siya sa mangrove, pwede siya sa mga
coastal areas, pwede sa rivers, pwede sa floodplains, sa peatlands, sa marsh, mangroves. Coastal? Basta, malawak kasi ang cover ni wetland. Yes. Oh, kumusta po yung islands natin, sir? May mga wetlands din po ba sila na may target kayo sa kanila? Yes, yung sa sinabi ko, yung doon sa may, kasi doon sa sinabi ko na lima, kada province yung isa doon, isa-isa, like sa Timpuok, sa may Patikul. Ah, meron Patikul, of doon, course, target. Yes. Buligan, sa may Basilan, sa, tapos yung sa Languyan, sa Tawi-Tawi. Ito yung mga target kami. Pero prior to that, meron namang mga area doon na kinakandakan din namin ng ano, mga assessment. Mm. Yung isa-isa lang namin muna sa travel. Yes, of course. Oo. Then so isa sa sign na healthy ang isang wetland ecosystem is kung madaming mga birds at both endemic and migratory. Pag sinabi natin endemic, yung dati nang sa dating doon na mga ibon na, tapos ang migratory kasi seasonal sila. Pag malamig ang area doon sa North Pole, like sa may part ng Siberia, yung mga ibon pumupunta sila dito sa isa na rin dito sa atin kasi ang dito sa atin is ang meron tawag dito Australasian flyways. Isa tayo sa daanan ng mga ibon na yan. So tumitigil sila dito sa atin, dito sila naghahanap ng pagkain kasi dito yung maraming pagkain. So like dito sa bigyan na lang kita ng sample sa may Ligawasan Mars. Yes. Doon sa Ligawasan Mars may mga ibon dyan na dati ng endemic dyan, pero halo-halo rin sila pagka may mga migratory birds na ayaw na rin umalis kasi nawili sila, napakadami kasing pagbayin dyan saka napakalawak ng Ligawasan Mars. So dito sa atin ang ano dito is yung Lake Lanao pati yung Lake Buluan is isa rin sa mga identified na mga wetlands na initial component na ng farm. So yun ang ano doon. Question po doon sa birds, sir, hindi din medyo pampanganib sa environment kung magstay ang isang migratory bird na hindi usually nahanap sa ecosystem nila? Usually ang ano naman diyan is minsan hindi sila nakaka-adapt sa mga sa climate natin kasi unlike din sa kanila na pag sobrang lamig na malamig. Siguro yung mga ibon na yun na nag-i-stay na is parang nasanay na rin. Saka hindi naman sila nasa ng mga tao din. Alright. Napakailap din nila. Alhamdulillah. Yan lang yung worry. Thank you. Wait. Oh. Bali, for the information din, ma'am. Balik tayo dyan sa Ligawasan Mars kasi yan yung pride ng bangsa mo. Yes. Homeland na isa sa yan yung nagiging yan nagsimula din ng ating tagal na bangsa Muro is dyan sa may Ligawasan Mars is maliban sa napuro siya sa kategory na natural biotic area. Natural meron biotic dyan area. Meron din na proclaim na forest yung bird sanctuary which covers more or less mga 50,000 hectares. Na yan na lang yung kanilang huling teritoryo na pwede nating i-reserve. So pag through information education campaign we will ano sa mga community na wag nating huliin yung mga ibon na nandiyan kasi isa sila sa pride ng bangsa Moro. Lalo na yung may mga ibon dyan na minsan lang nakikita na sa muna pagdarakul yung live jacana, yung iba pa mga ibon dyan na dahil unti-unti na rin nalalaman ng tao yung importance ng kasi isa sila sa contributor at biodiversity. May legal consequences po ko if ever worst comes to worst may na poach nga ng mga ibon. Oo naman kasi under sa Republic Act 1947 yung batas na siyang nagpuprotekta sa mga ibon. Kung sino man lang mahuli na mga tao
nanguhuli at nagpapabigay ng mga ibon, may karapatang kaparusahan yan sa ating batas. So, ingat po kung may mga taga Ligawasan Marsh or mga bibisita ng Ligawasan Marsh. Magandang tourist spot yun kapag protected birds, natural environment, ang gandang opportunity niya to develop economically, commercially. Yes. Kasi yun na rin nga, through this programa niyo na inlita kami, so kailangan pa rin natin talagang i-strength yung education and awareness ng ating mga kababayan. Kasi yung iba dyan sa area is ginagawa na rin kabuhayan. So, ako mismo, pag may nakikita po dyan sa may tindahan, sa may mga sa supermarket, na mga nagpapabili ng mga ganyan, mga iyo, sabi ko, baka talaga yan. Magmahuli kayo ng mga otoridad, awa talaga kayo. So, ito na rin ang isa sa way na natin, pagtulong-tulungan na lang natin na magkaroon ng education and educational content ang community na huwag nilang asahan at huwag gawin kabuhayan ang mga buhay ilang, lalo na dyan sa Ligawasan. Kasi baka sa katagalan, hanggang kwento na lang ng mga anak natin na makikita o malalaman kung ano yung itsura nung tinatawag nilang papagangan, mga yung ibang mga ibon na minsan lang talaga nakikita. Kasi ang status nila is almost threatened na sila. Baka katagalan, wala na tayong makita sa kanila. Amin. Inshallah, like, strengthen the knowledge and mas aware yung mga tao, mas ma-respect or mas ma-appreciate din nila ang ating likasya, ang ating yamang lupa, ang ating mga ibon, pati tubig. Inshallah. With that, sir, may iba pa po kayong gustong i-share na attention sa ating mga Barm Wetlands or kung ano po ang mga activities ninyo during World Wetlands Day? So, sa amin, sa memory is, ganun pa rin ang ano namin, stand pa rin namin sa mga tao na huwag tayong magtapon ng mga basura sa ating mga lawa, sa mga tubig. Kasi maliban sa nagiging cause sila ng baha is, nalalason din yung mga isda na tayo naman yung end user, kumakain, kinakain natin yung mga isda na yun. So at the end of the day, tayo pa rin ang maliban doon sa health na nagiging natin effect niya sa atin sa kalikasan ng pinakamalaki. So we are pledging sa mga tao, lalo na sa gilid na mga katubigan, na palatihin, huwag natin itapon ng ating mga basura sa mga kailugan, kasi babalik din sa atin in other way. So in behalf sa Menri family, headed by Minister Ahmad Ibrahim, our director Muhammad Ali Dimaran, my fellow worker in the government, isang makakalikasang araw sa ating lahat, and thank you sa pag-imbita ng Ministry of Human Settlement and Development headed by Attorney Hamid Amino Dimbara for inviting us to this radio program MHS Deliveries to provide the latest updates and information on the mandates, programs and projects of the Barm pertaining to treasuring the Barm Wetlands. Shukran. So, last Yes, sir. So, then, shukran din po, sir, sa pagtanggap ng aming invite, sa inyong time, sa inyong knowledge. Inshallah, babalik po ang Menre para sa iba pa po ninyong programa or sa iba pa pong mga paalala sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood sa live stream. Muli, inshallah, Bob, we'll hindi po itong last episode ng Menre. Shukran po sa inyong oras ngayon, Sir Datun Salipada. Okay, ma'am. Salamat. Thank you rin.
And yun po ang ating MHS Discusses, ang ating talakayan ukol sa ating topic ngayong araw na ito, Treasuring the Barm Wetlands. It was very educational, lalo na kasi on my part specifically, hindi po ako pala travel na tao unless for work. And usually ang mga work, ang locations ng housing natin is hindi malapit sa wetlands kasi kailangan natin ng good foundation para sa ating mga pabahay. So, educational na malaman natin ang mga wetlands na ito, na ang dami palang lakes at bodies of inland water or kahit coastal or mga mangrove areas sa Barm. So, it was nice to know, and syukran ulit sa Menres sa kanilang oras at knowledge na ibinahagi sa atin. Bago po tayo dadako sa segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa, ay posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Basahin muna natin ang ilan sa mga komento sa ating Facebook Live comments, comment box. Starting with Kakanor, assalamualaikum daw, waalaikumsalam, syukran for stopping by. We also have Sir Borge, ang ating focal person sa MHSD on TDIF projects. Borge Antoine Sigumaga, assalamualaikum, waalaikumsalam, watching from MHSD PDD. Pa-shoutout po kay, Allahu Akbar, paano niya ba't yan? Max, Jab, Joe, Franz, at PDD admin, at Rene J. Kung hindi ganun ang pag-pronounce ng inyong mga pangalan, paumanhin, kasalanan ni Kuya Borge. And nag-loading po ang aking Facebook. Give me a sec. And we also have Sir Boy Gonzalez. Hello mga kabalay. Hello sir. Thank you for stopping by. We also have Sir Sid. Assalamualaikum salam. Watching from the Housing and Human Settlements Division of MHSD Regional Office. Thank you. We have my beloved uncle, Tito Semi, Sammy Reyes, watching from Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Thank you for stopping by. And our beloved, our queen of ICS, the mother, Salambay A. Abdullah, ICS head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching in Siargao. Oh, Siargao nga, hindi Surigao. Magkaiba yung dalawa. Siargao, almost to start with the technical and regulatory services assessment. I see. Then, good luck po sa inyong activity and safe travels po, FIA Manila. And we have, hindi ko yan mabasa. Paano yan basahin? It is in Arabic without any, nawalang baris. Alam kong pinsan kita, pero hindi, wala yung epekto sa kakayahan kong magbasa ng Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio watching from Qatar. Waalaikumsalam. Salam lang dyan, and syukran sa pag-host ng pag-umra ng ating titas and titos the other week. We also have our beloved Basilan Provincial Director Abu Said Harudain, or Sir Ibs, watching from MHSD Basilan. Cleanliness is half of faith. True. It is. And with that, meron din po tayo sa text line ng ating numbers. Salam mga kabalay. Keep safe to all. God bless. So, with that, ang ating KKK segment ngayong araw na ito. Quick reminder, kung mali ang inyong sagot, usually, sinasabi lang namin na natapos na ang paligsahan. Kung nakailang beses na po kayo nakatanggap ng natapos ng paligsahan, pero sa tingin ninyong like, tama rin naman ang sagot ninyo, posibleng dahil matagal kayo mag-text. Like, naunahan na kayo sa mga nag-text. Kung sa tingin ninyong nauna naman kayo nag-text, pero hindi pa rin kayo nanalo, baka mali ang sagot ninyo. To consider. In case lang, kung nagtataka kayo, bakit sunod-sunod yung pagkatalo ninyo? Paminsan, hindi namin natatanggap ang inyong text at akala ninyo na send. Posibleng hindi namin natanggap at hindi kami nag-send ng hindi kayo sumali ng text, like blanko lang yung text. Paminsan nag-send kami ng salamat sa pagsali pero hindi ninyo natatanggap. Posible dahil gina-block kami ng TM.
kung paulit-ulit kayo mag-send, mag-text lang kami ng tapos ng paligsahan. Kasi doon namin mapansin na, ah, baka hindi nila natatanggap. Kasi TM and Globe is working hard na hindi kayo makatanggap ng scam text. And sa kasamaang palad, tunog scam text nga ang aming congratulations at salamat sa pagsali. So, sabar. Shukran pa rin sa pagsali at shukran pa rin sa pag-participate. Appreciate namin ang lahat ng sumasali sa aming KKK segment. So without further ado, ang ating unang tanong. May mga nabanggit po na wetlands si Sir Dutton sa Barm areas. Magbigay lamang ng isang protected wetland na binigay niya. Yun ang first question. Second question po, para sa ating mga hindi pa na-assess na wetlands sa Barm, ia-assess pa ng MENRE, magbigay lamang ng isa. And last questions, meron pong dalawang klaseng mga ibon na ang dumadako sa ating mga wetlands na nagsisignal na kung gaano ka-healthy at gaano kaganda yung nature sa wetlands na iyon. Meron po tayong tinatawag na migratory or indigent. Saan po sa kanila ang nagta-travel mula pa Siberia? So, sa dalawang tipo ng ibon na dumadako sa ating mga wetlands, which one ang nanggagaling pa sa Siberia? Migratory ba o indigent? So, padala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Muli, ang unang tanong, magbigay ng isang protected wetland na matatagpuan sa Barm. Second question, magbigay ng hindi pa officially protected na wetland na ia-assess pa lang ng MENRE. And the third question ay, sa indigent o migratory bird, which one, saan doon sa dalawa ang nanggagaling pa sa Siberia? And with that, dito po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Barra, Deputy Minister Aldin H. Asiri, and Director General Esmael W. Ibrahim, sa ating ICS, Information and Communication Section, sa Lembay A. Abdullah, Dato Nohas A. Daud, Hamsari H. Pala, at Almansur S. Ugaw, sa ating DXMS Technical Side, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, at Sir Jonathan. Kami po ang iyong lingkod, Bangsamoro, na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Paalala lang po na hanggang February 15 ang digital art contest ng BCPCH. So check nyo po kung gusto nyo pong sumali para sa mga papremyo at pagdagdag cultural heritage sa ating Bangsamoro. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, nagpapaalam na para sa ating 155th episode at nagsasabing assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Barra at sa liderato ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.